magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay meron po akong i-share sa inyong bagong recipe. Ito po ay tinatawag na kimbap. Ito po ang ating mga recipe. Niwa ko na po ito lahat. Umpisa po tayo sa giniling. Ito po ay kalahating kilo. Giniling na baboy po. Yun, ito po yung seaweed wrapper. Itlog po, 4 na piraso. Meron po tayong 2 cups of rice. Hot dog. 4 na piraso po itong. Iniwa ko na rin po siya ng maliliit. Ganun din po yung ating carrots. 2 piraso po siya. Siyempre po, sibuyas, bawang, sesame oil, 2 tablespoons. Vinegar, 1 tablespoon lang po siya. Bisa na po natin ang pagluluto. Ngayon po ay ipiprito na natin ang mga sangkap. Magsimula po ako tayo sa itlog. Ito po, babatid po lang po. Lagyan po natin siya ng pamintang powder. Then iodized salt po. Konti lang po. Pampalasa lang po siya. Ngayon, maglalagay po tayo ng mantika. Konti lang po. Ayan. Ilagay na po natin. Nahunin na po kami ng itlog at luto na po siya. Ay, nasira. Ito lang yun. Ayan. Kasi masyado malapad. Ayan, masyado siya malapad. I-slice din naman siya mamaya ng maliliit. Ayan. Ouch! Mita. Malagay po tayo ng mantika. Ipiprito na tayo ng carrots. Ipiprito lang natin siya hanggang sa maluto. Dito lang po siya kaliliit. Yung kasing laki po siya ng hinahalo sa pansit. Ganyan lang po kaliliit yung paghiwa ng carrots. Okay. Ahonin na natin siya. Okay, ito siya. Okay, bagulong konting magbuka. Next naman po ay ating hot dog. Luto na po ang ating hot dog. Aahonin na rin naman po siya. Ang next po natin ay ang giniling na baboy. Ito po ay bibisan na natin. May natira pa palang isa. Matalimutan. Yung natitirang mantika, yan na po ang panggigisa ko. Para hindi masyado marami yung mantika. Lagay po natin ang bawang 2 minutes hanggang maging golden brown. And then, sunod po natin ang bawang. Sibuyas. Sorry po. Sibuyas. Ayan. Bango. Sunod na natin ang ating giniling na baboy. Ayan.
Ayun po, maglalagay po tayo ng toyo. Siguro po mga 2 tablespoon po ito. Lagay din po natin ng paminitang powder. Lagyan po natin ng konting tubig para ano po, maluto siya. Takpan po muna natin siya ng mga siguro mga 2 minutes. Tingnan po natin kung luto na siya. Natin siya. May lasa. Takpan natin ulit. Lasa lumambot. Ngayon, abuksan na po natin. Okay na po siya. Luto na po siya. Kumuha lang po ako ng cornstarch. Isang kutsara. Lagyan na po natin ng konting tubig. Ayan. Ilalagay ko po doon para didikit-dikit po yung baboy. Kasi puro po laman tong baboy na binili ko eh. Wala po siyang halong taba. Ilagay po natin siya ng cornstarch. Ayan. Luto na po siya. Pwede na po natin patayin ng apoy. Ayan. Salin natin siya sa bowl. Mangkok. Ito na po siya. Palamigin lang po natin ng konti para magbalot na po tayo dun sa ibang mga ano ingredients. Habang pinapalamig po natin itong giniling, gagawin ko naman po yung ating rice. Ito po ay 2 cups. Sama-sama lang po natin dito. Yan. Dudurugin lang po. And then, ihalo po natin ang ating sesame oil. Ang ating vinegar. Haluin lang po natin ito. Mix. Mix ba? Mix. Mix lang natin siya hanggang sa maano po sila. Mahalo na po yung oil at saka vinegar. Kasi na po siya. Mag-gloves lang po ang iyong mga dishi. Kailangan mag-gloves para malinis ang kamay. Pwede rin po magubas lang kayo ng kamay ng mabuti. Yung ating kong rice ay magtakal lang po tayo ng 1 1/2 cup. Ganito lang po siya kadali. 1 1/2 cup po. Ilagay po natin siya dito. Dito. Lalaparin lang po natin yung kanin. Ayan. Ito po palang ano, seaweed wrapper. Mabibili po ito sa mga Korean mart. May mabibili po kayong tingi. Meron po namang maramihan. At gold. Ayan. Ipagtabi lang natin dulo. Bawat dulo. Pagdagan pa natin para mas sarap. Isa pa. Ayan. Ganyan lang po siya. Then, itlog. And then, carrots.
giniling po na baboy. Konti-konti lang po. Tama lang po na ano, magkaroon siya ng malagyan. Yan. And then, iro-roll lang po natin siya. Ayusin na po natin yung dulo-dulo para hindi po siya lumabas. Siya mga bishi, isang haba, ito na po, nakagawa pa ako ng 6 na piraso. Ayan. Yung mga natitira, ganun din po ang proseso. Maglagay lang ulit sa wrapper, lagyan ulit ng mga baboy, hotdog, kung ano man yung mga sangkap. Bibilog lang po siya. Ngayon, ito na po yung kalalabasan niya.